November 1, ano nga ba ang ipinagdiriwang? Araw ng mga patay o araw ng mga banal? Ako po si Brother Jekong and welcome to my channel. Ito pong special na segment ng aking channel ay aking pinamagatang Katisismong Katoliko, Simplihan Natin. Tara! Ang tanong pong ito ay nagmula sa ating isang kapatid sa Binondo, Maynila, si Brother Erickson Sabado. Siya ay nagtataka dahil taon-taon na lamang ay nagkalat ang mga bata na mga nakasuot ng demonyo. At gayon din naman, laging sinasabi ito raw ay araw ng mga patay. Kaya laging may mga nakakatakot at puro kababalaghan. Pero kung titingnan daw sa kalendaryo, ang nakalagay naman ay All Saints Day. So ano ba ang pinagdiriwang talaga? Tuwing tayo ay nananalangin o ipinapahayag natin ang ating pananampalataya, sa huling bahagi nito, ating sinasambit ang katagang sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal. Yang kasamahan ng mga banal ang ating pagninilayan. Sa ating pananampalataya, kapag sinabing simbahan, alam natin na hindi lang ito yung istruktura o yung building na tinatawag, kundi ito ay sambayanan ng Diyos. At ang sambayanan ng Diyos ay binubuo ng tatlong bahagi. Ito yung tinatawag na number 1, Church Militant. Number 2, Church Suffering. Number 3, ay Church Triumphant. At iisa-isahin natin yan sa simpleng pagpapaliwanag. Church Militant. Ito yung sambayanan ng Diyos na nakikibaka yung mga taong naririto pa sa lupa. Kayo, ako ay bahagi nito. Itong sambayanan ng Diyos na ito ay banal din sapagkat tayo'y pinabanal sa pamamagitan ng binyag. Tinanggap natin ang grasya ng Diyos, ang kapatawaran sa mga kasalanan. Dito, sa mundong ito, tayo ay nakikibaka pa. Tayo ay lumalaban pa sa tukso at kasalanan. Tayong lahat dito sa Church Militant ay tinatawag, iniimbitahan na maging banal at pabanalin ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ikalawa ay tinatawag po na Church Suffering. Ito yung sa katapusan ng ating buhay dito sa lupang ito, sa mundong ito, sinasabi sa atin na kapag ikaw ay mabuti, ikay mapupunta sa langit. Ngunit kung ikaw ay napakasama, ikaw ay mapupunta sa impyerno. Ngunit, bago tayo makapunta sa langit, sinasabi ng sa ating pananampalataya na tayo ay dadaan sa isang paglilinis kung saan ito'y tinatawag na purgatorio. At itong sambayanan ng Diyos, sila sinatawag na suffering dahil nagdurusa. Ang paglilinis dito ay parang gintong dinadalisay, sinusunog, dinadalisay, inaayos, pinapaganda. Nang sa gayoy, pag ikay nakaharap na sa Diyos, ikaw ay malinis, ikaw ay banal, ikaw ay mabuti. At ito ay pinagdiriwang natin sa November 2. Ang ikatlo ay tinatawag na Church Triumphant o ang simbahang nagtagumpay na. Sino ito? Ito yung ating mga kapatid na matapos ang pakikibaka dito sa lupa at gayon naman natapos na ang paglilinis sa purgatorio, sila ay nagtagumpay na nakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. At sino ang mga ito?
alam natin, no, may sinasabi sa ng ating simbahan, meron tayong tinatawag na canonized saints. Sila yung mga idineklara ng simbahan ng mga banal, sila ay mga santo, at sila ay nasa langit na. Ngunit, papaano naman yung mga tao na hindi na proklama na sila ay santo, na sila ay banal, ngunit nakarating na sila sa kaharian ng Diyos sa langit? At iyon ay ating ipinagdiriwang sa araw ng November 1. Ang araw ng mga banal, ang araw ng lahat ng mga taong nagtagumpay at kasama na ang Diyos. At ang ating mga kapatid na nagtagumpay na doon sa kaharian ng Diyos sa langit ay wala nang ginagawa kundi magpuri sa Diyos. Malamang sa malamang, ang ginagawa ng mga banal, ang ginagawa ng mga kamag-anak natin, ng pamilya natin na nagtagumpay na, nandandoon kapiling ng Diyos, ay ipinapanalangin tayo dito sa lupa. Gayun din, ipinapanalangin din nila ang mga kapatid na naroroon sa purgatorio. Itinalaga ni Pope Boniface IV ang araw ng mga banal tuwing May 13. Ngunit inilipat ito ni Pope Gregory III tuwing November 1. At yan po ang kasagutan sa tanong ni Brother Erickson na ang araw ng November 1 ay araw ng mga banal. Ngunit bakit pumupunta ang mga tao sa simenteryo, lalo na rito sa Pilipinas? Dahil alam natin sa ating pananampalataya na ang ating mga mahal sa buhay ay nakarating na sa langit. Although sino bang magsasabi kung nakarating na sila o hindi? Wala namang hihiling ng mga kamag-anak na mapunta sa impyerno. Kung kaya tayo ay nagdiriwang, tayo ay pumupunta sa simenteryo bilang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, hopefully, na sila ay kapiling na ng Diyos. Mapapansin natin na mayroong pagdiriwang na tinatawag na Halloween party, kung saan nagsusuot ng mga nakakatakot at mga itsura ng demonyo. Ngayon, ito ay pagdiriwang ng mga pagano. Bilang Kristiyano, saan tayo papanig? Anong pagdiriwang ang gugustuhin natin? Ang pagdiriwang ng mga demonyo o ang pagdiriwang ng mga banal na tao? Ano po ang ating magiging refleksyon o pagninilay sa ating pagdiriwang ng araw ng mga banal? Tayong lahat ay tinatawag, tayong lahat ay iniimbitahan na maging banal. Kung kaya't pagsumikapan po natin na maging mabuti at maging banal. Alam po natin na napakahirap nito kung sariling pagsisikap lang ang ating gagamitin. Kaya tayo'y lumapit sa Diyos at humingi ng grasya na tayo ay maging banal, na tayo ay maging mabuti. Sabi sa atin ni Kuya Kim, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti. Maaari natin itong dagdagan at pananampalatayay aralin upang ang kaluluwa ay bumuti. Mga simpleng pagpapaliwanag lamang po ito tungkol sa ating pananampalataya. Kayo po ay iniimbitahan ko na mag-aral tungkol sa ating pananampalataya. Lalo ngayong pandemic, tayo ay laging nasa internet. Meron dito sa YouTube na mga blogger din tungkol sa Catholic Faith Defender. Maaari rin tayong matuto sa pamamagitan ng pagdarasal at pagbabasa ng Biblia at yung tinatawag na Catechism of the Catholic Church. At tayo ay mapalad sa Pilipinas sapagkat meron po tayong Catechism for Filipino Catholics.
Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo and click the bell button para updated po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Actually, itong channel na po ito ay aking cancer journey, ang aking catechesis, ang aking travel and pilgrimage vlog, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po.